Madam Ivan. Hi guys, welcome back to my channel. And for today's video, medyo kakaibang setup natin. Hindi yes. tayo, hindi ako kanay sa ganitong setup sa vlog. Totoo. So, kasi kasama natin ngayon, of course, ang nag-iisang mukbanger ng BNA. At ako ang nag-suggest na magkain kami. Yes. And gutom na gutom ako. Yes, dito natin yung BNA. And of course, ang anyang other half. Na matagal na nawala at maraming naghanap. Ang nga ba nagpunta? So ito ang nakasama natin Polo! And meron tayong pre-declare na food. Actually meron tayo dito yung nila naming ulam kanina dahil gulay-gulay kami. Kahapon pa yan man. At kanina ang ulam namin kahapon pakbet. So kanina naman munggo. And of course, meron tayong pritong talong na merong violet na bagoong. Bagoong yan, magkarap yan. Ubing bagoong. And meron din tayo nitong fried chicken at the same time, ni-request to ni Ayen yes, yung Vienna sausage. Yeah. So ayan, ito lang ang ating mga punet. So pwede na, pwede na. And before anything else, guys, gusto ko lang anyayahan ang lahat na mag-like ng ating Facebook page. Dahil mamimigay ako ng 500 pesos every 15 at 10 of the month. Yung plan ng katapusan. Nagigutom na talaga si Ayen. Totoo yung gutom ko, mga mami. Ngayon po ay halos maghapon na nasa, ano, nasa bahay niya. Taray. Halos niya ako, mami, ngayon araw. Naikabit ng pildek or ikakabit? Nakabit na siya. Ay, nakita ko nga pala. Oo. Naikabit na po ang pildek ng second floor ng bahay ni Ayen. Congratulations. Thank you guys. And thank you, Madam and Janelle, for supporting me na nandiyan. Okay. Siyempre kay baby na umuwi pa talaga kasi yeah. Nahihirapan talaga ako sa pagka-camera. But wait nga, wait lang ha kasi gusto ko nga palang mag-hi sa mga bayot na nandyan ngayon sa Bataan. Hindi na ako umama kasi nga ang dami ka nang gagawin gawa na nakamihin ka na ba? Problem mo na. So ayun, ang dami ko pong ginagawa so I need to na huwag nang umama kasi that almost nalilingin yun kung kamalayo-layo ang biyahe kasi pag-uwi po ako ng late eh. Yes, so, ang dami... Hoy, huwag naman mag-for good. Kala mo, hindi tayo work of for good ba? Or baka for making fun lang. Pero, huwag kang umiyak. Nakama kita, bakla. Ano? Third subject to. Third subject, kasi alis ka na. So, yun. Pero, nakita ko na enjoy ang mga bayan. And then, good. Ako happy na rin naman ako. Pero ito ang tanong. Ba't nga ba nawala si Polo ng napakataga? Ano na wala si Polo? Isang buwan? Parang hindi ka mag-anong nahalata ah. Pero parang bilis lang ah. Parang bilis lang. Siguro kasi ang dami natin ginagawa. Parang hindi ko na palutin. So, ako natagalan ako. Ikaw? Kasi lagi kami magkausap, alas araw-araw. Hindi po kami araw-araw nag-usap. Araw-araw po kami nag-aaway. Araw-araw po. Bakit nga ba nawala si Polo? Totoo bang naghiwalay? Totoo bang may something? Anong nangyari? Matumumin yung Polo sa suka? Umuwi talaga ako dahil si Mama nakikusap sa akin na bantayan ko muna si Papa kasi si Papa hindi makapaglakad, mamagayang paa. Tsaka ate ko buntis, babantayan ni Mama. Tapos yung lolo ko nagkasakit. Sabay-sabay. Ngayon, talaga pa ako kailangan na umuwi. Uh-huh. Si Jeff, ang kapatid ko, nag-aaral, kuya ko may asawa, may anak. Uh-huh. Talagang wala akong pwedeng itanggit. Sige, hindi mo na ako. So sa mga hindi po nakakaalam, ang Mama ni Aye, at ang papa ni Polong ay nasa iisang ano po sila, iisang family. Parang po sila. Depende. Makakasabihin nila, nag-MMM lang kami. Pa-welcome ka na, may registration fee ka na nga. Kaya na-family namin ang diabetes, kaya natatakot ako.
ang hiling ko pa naman din mag-joke. Tsaka yung papa ko. No, hirap na nga-adit nito. Nakapunta na ako kanila Kenneth. Nakasama ko na sila sa Bicol. Konting kain lang ng mali. Eh, minsan may pagkapasaway si Papa eh. Gaya nung pag may nakita siya nagluluto ng masarap. Oo, kunyari nagluto ng adobong ite. Nasabihin, anong mita lang naman? Titikman niya talaga, hindi pwedeng hindi. Talagang matigas ulo niya. Siyo, siyari naman magdudusa. Wala, inyan. Ang pwede lang tatay ko, ano na lang, bangos. Ayun na lang, ganun. Hindi na siya pwede ng mga kung ano-ano. Konti na lang, wala na sa limang... Wala, hindi na lagpas sa lima ang pwede sa kanya. Ngayon po, yun ang main na reason kung bakit umuwi si Paul ng sa sukat. Ang tagal, ang tagal ko sa amin. So. Mm-hmm. At saka feel ko, nung time na yun, it's a perfect time. Kasi yun yung time na parang ang dami ng masasakit na salita yung sinasabi ng mga tao. Like, aye, bakit siya yung lagi kasama mo? Aye, ganito. Alam mo yun, ako yung nasasaktan sa fight ko at nasasaktan din ako sa fight ni Paul. Aww. Sobra kaya sabi ko, sige, ano muna tayo, lalo muna tayo. I mean, kailangan ka na, lalo na love ni Paulong ang mama at papa niya. Sobra. At yung mama at papa niya, love na love si Paulong. Nakita ko yon nung nagpupunta din ako. Siyempre, nag-i-stay din ako sa kanila. Nakita ko yon kung gano'n nila ka mag- super family oriented talaga. Kahit ako nakita ko ninyo. Tsaka yung sa napansin, ako napansin ko na rin yun na parang ayaw nila ako sa video. Ako yung nagsabi, di ba? Mm-hmm. Alam, sinabi ko, hindi mo na akong pakita sa video. Kahit maka akong mag-camera man, hindi mo na akong magsasalita. Ayun yung nanon ko kasi, ewan, ba't ayaw nila sa akin? Yun nga, sabi ko kay Aye, nung nakaraan, sabi ko, paano kaya no? Saan ka lulugan? Kapag ka kumuti po, long, may mangyarak na mo, ay bakit nga to? Ba't ganyan lagi na lang nakasama mo? Ba't hindi mo nakasama ang mga manhulang mo? Kanya nung nawala si Polong, eto na naman, ba't wala si Polong? Ano si Polong, di ba? Kamingan, hindi mo alam kung saan kalulugan. Although, naintindihan ka rin yung mga letters. Siguro, they wanted to see a balance, ano, na andyan si Polong, andyan ang family ni Aye, andyan ang mga friends. So, siguro, ano, pero hindi rin natin masabi ang ano, kasi kung sino ang naisaan, at saka may time din na nung nakaraan, itita talagang, ano talaga, mahina. Dahil sa mga, oo, yung kamay niya, tapos hirap kang maglakad. So, mahirap na maisama natin si Tita Lorna. Buti niya ngayon, si Tita Lorna, yung malakas na talaga. Kaya nakapasok ng mga vlog. So, ayun, ito lang siguro yung mahirap sa part natin bilang tayo ay mga public figure dahil halos lahat ng galaw natin ay minibigyan ng meaning, minibigyan ng kulay. Pag wala natin ganito, ito. Kapag wala natin ganyan, ito. Oh no! Yeah, in-acknowledge po namin. Kahit yung friendship namin with BNT, yung relationship namin, hindi po kami perfect. May mga time na hindi kami okay. May mga time na may pagkakatampuhan, hindi pagkakaanawaan. That's okay. Kasi ganun talaga ang pagkakaibigan, hindi perfect. But at the end of the day, we manage and we respect each other na mag-gusto na lang namin na huwag pag-usapan sa social media. Kasi mas maganda na okay naman kami kahit na alam namin na may tampuhan kami at na back of the camera, we're okay. Nakakapagpatawaran, nakakapag-usap. Kaya, I think yun yung pinakamahalaga. Hindi naman ano, hindi naman sa pag-ano, pero yung inner circle namin, yun naman yung dapat na okay. Hindi yung ano lang, hindi yung mga nanonood. Kasi hindi naman maiintindihan ng mga taong yun yung pinagdadaanan namin, yung mga nagiging struggle namin. True. So, yun. Sarap nung yun, diba? Ako nagpa-ano yan, ako ang nagpa-lambot. Pero hindi, ayoko maging ano din, ayoko ding maging, anong tawag doon? Hipokrita. Nag-aaway talaga kami ni Polong, nag-post na ako na mag-iwala, na single na ako, yun ay happy. Kasi malakas to, yung kuma. Yaye, YouTube, value din talaga itong minutan. Ano yung pinote mo? Tapos maya, deleted na. Ito magaling araw nag-post. 3 minutes na deleted na eh. Kasi ano, may mga times na pag kunyari sobrang miss na miss ko si Polong. Tapos pag kunyari, alam mo yun, yung parang onti nga lang, hindi siya nag-reply, napapraning ako. Yung gano'n, tapos siyempre magpapabebe ako, gano'n. Pero normal naman yun kasi pag LDR talaga kayo, di ba? Lalo na first time nyo? Oo. For how many... Parang after a year? Oo, isa't kalahating taon kami magkasama. Oo, pero yun, maninibago ka talaga. Mm-hmm. Kasi nasanay ka na laging nandyan. Sa'yo lagi mong kasama.
But then again, we can always learn a thing or two about their going on. Ang importante, hindi kami natutulog ng magkaaway. Never kami natulog ng magkaaway. Mas madalas si Polong yung maglalambing talaga, yung mag-chat talaga na. Bago matulog talaga, sasalita mo na ako na, sorry, you know. Ganun lang, kasi hindi pwede naman. Kahit wala siya reply, okay lang. At then na-realize ko, sabi ko, kasi si Polong nakabaliktaran ng mga ex ko eh. Diba? Tapos ngayon, parang nung naging LDR kami, sabi ko, parang nakakapagod na ako sobra. Aww. Yung ugali ko, ganun. Kaya, I'm so thankful na never napagod sa akin si Paul. As in. Hindi napagod naman ako. Nang, ano, hindi napagod ka ba? Hindi, pero hindi siya totally pagod. Hindi siya yung, ano lang, parang nainis. Yung hindi to dapat nasusuko ka. Oo, nainis lang. Ayun lang, pero hindi pagod tawag dun eh. Burn out. Oo, pag nangyayari naman sa akin yun, hindi ko na lang inahawakan sa'yo, binibitawa ka muna. Tapos muna ako, inom muna ako tubig. Ganun lang. Eh, pagkwentuhan muna ako kanikanino sa mga pinsan kong kasama doon. Tapos pagbalik ko, ayun na. Marami muna kami mag-away. Kasi, naimasmasan na ako. Sigurado, kahit hindi siya maimasmasan, at least isa sa amin maimasmasan. Paano yun tayo mag-away? Ayun yung alahatin ng mga. Marami, lagit ako eh. No-rise ako eh. Kakapal, huy! Ilang araw tayo magkakasama. Pero I think, ngayon malinaw na po sa ating mga netizen na ni Polong at si Aye ay hindi po naghiwalay. Meron itong nakikipaghiwalay kasi tinatoyo. Pero ganun pa ba, hindi po sila naghiwalay. And, I'm so happy kasi tuloy-tuloy na ulit ang gawa ng bahay ni Aye. So, abangan niyo yan sa channel niya. Actually, meron siyang mga bagong upload. So, make sure to check out yung channel ni Aye. Iba na naman, tanongin natin si Madam. But anyway, yun na. Sobrang busy ako ngayon kasi excited ako umuwi ng late kasi after 3 years, ngayon lang ulit ako umuwi. And excited na rin si Mama ko at si Papa, yung mga kapatid ko. So ayan, hopefully... 3 years ka diba tinapagod? 3 years. At kasama kami sa late. Yeah, hopefully makasama siya. Pero ang sure ako nakasama ko si Janelle and may isa pa kami yung special girl. Pero napatong abangan kasi pinapa-NBA pa lang siya. Kasi baka may record, may hirap na. Baka pagdating ng late, doon pa maghatik ng ano. Doon pa mapusasal si Bakalang. Oo, itasama natin yan, yung tag-tagyak natin. And yun lang, I'm so happy. And sobrang happy ako sa mga nangyayari sa buhay natin ngayon. And thank you sa inyong lahat sa mga patuloy na nanonood. Maraming salamat sa support sa Bakla ng Taon at sa individual ka ng naming lahat. Maraming salamat po. At again, hindi po kami hiwalay ni Polo. Yeah. Kami pa po. Bakla mga lang eh. Napakadaming comment. Dami ni PPM sa akin. Hindi ko lang nalala. Saan yung nakakuha yan? Hindi, kasi hindi ka lang kita. Pero ilan lang yung post niya eh. Parang wala pang isang linggo eh. Yung nag-post ka nung... Dami niya ko, but anyway, yan. Maraming salamat sa panonood. Hindi ko na patatanggalin to at ikahan lang to. Magkumakain and naubot na rin eh. Magkumakain ko lang. Ito po naman daw. Grabe kami magkakain. Pero kung nag-off na po yung camera natin, parang feeling ko... Luto ulit. So anyway, maraming salamat and thank you for kay Aye and kay Polong. And thank you din, Madam. Thank you for everything. You're welcome. And, kasi si Madam yung nagkocontrol minsan ng emosyon ko yun. And katulad neto, siya yung magbibigay ng klaro sa lahat, diba? Yeah, so thank you so yun. Much. Mm-hmm. Sobrang ganda mo. Sobrang kita. Hindi, si Madam talaga yung gumigit na. So, thank you, Madam. You're welcome. So, anyway, ngayon, mayo pa tayo magkambo. Hindi ba kasi ni Madam? Mayo pa magkambo. Mayo pa tayo magkambo. Lahat, maraming salamat. And magkita-kita tayo sa susunod yung vlog. Bye! Hi! Maraming salamat sa panonood ng video na to. At kung natuwa ka, please don't forget to like and share this video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na.